sasabihin ng ating mga nagbabagang mga balita, inihayag ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, na si Davao City Mayor Sara Duterte ang susunod na anointed president sakaling naisin itong tumakbo sa pagka-presidente. Ilang buwan na lamang at eleksyon 2022 na. Pipili na naman ang sambayan ng Pilipino kung sino ang magiging leader ng Pilipinas. Sino nga ba ang mga matunog ang pangalan ngayon sa posibleng tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas? 2020 pa lang ay malakas na ang panawagan ng ilang mga grupo kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2022 national elections. Kahit may pandemic dulot ng COVID-19, kaliwat kanan ang ginagawang karavan ng mga nagsusulong ng kandidatura ng nakababatang Duterte. Sa kabila ng malakas na panawagan, ay makailang beses na rin sinabi ng first daughter na hindi ito tatakbo sa mataas na posisyon. Maging ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, ayaw rin itong patakbuhin sa pagka-presidente. Sa live broadcast ng programang Powerline ni Pastor Apollo C. Kibuloy nitong Huwebes, Mayo 6, inihayag dito na base sa isang kapayagan na si Mayor Sara Duterte ang susunod na anointed president ng Pilipinas kung nais nitong tumakbo. Sinabi ko na rin kay President Duterte, nung binisita ko ni Mayor Sara at bumisita ko doon sa City Hall nung nagpirmahan kami sa scholarship, nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya, sa panahong yan, yung kapahayagan ko. Ano yon? Eto, okay kayo, sasabihin ko na. Boto kayo? Kasi kinikip ko pa ito eh. Hindi ko gustong malagay sa alanganin eh. Pero dahil sa sinabi ni Manny na talagang dapat anointed ang papalit, masabihin ko na. 8 days nanalo si President Duterte bilang presidente. 8 days after nanalo siya. May kapahayagan sa akin. At sa kapahayagan sa akin, kung ito'y galing sa ama, matutupad. Itong kapahayagan sa akin. Na kumakain kami at nag-uusap ni Mayor Sara Duterte. At sinabi ko sa kanya, Inday, Mayor Inday, ikaw man talaga ang susunod na maging presidente ng Pilipinas. Ano ang magiging solusyon mo sa problema ng EDSA? Kasi ang problema natin noon, EDSA, di ba? Sinagot ako ni Mayor Inday sa revelation na yon, sa vision na yon. Sinabi niya sa akin, nagliwanag ang isip ko sa sinabi niyang solusyon eh. Ang ganda ng solusyon sinabi niya. Nung nagising ako, mga kapatid, kahit ano pang kulikot ko sa utak ko, hindi ko na nalimutan ko o kaya talagang in-erase ng ama sa aking utak yung solusyon na sinabi niya. Na napakaganda nung habang ako'y nasa vision na yon ay maliwanag na maliwanag. Ah, ganun lang pala? Ang dali pala ano na gawin? Ilang administrasyon na nakalipas, hindi nila na-solve yan. Ganyan lang pala, kadali. Nung ako'y gumising, kinukulikot ko yung utak ko kung ano yung sinabi ni Mayor Inday. Hindi ko na maalala hanggang ngayon. So, nag-usap kami doon sa City Hall nung ako'y bumisita sa kanya at nagpirma siya sa scholarship ng mga medical students. Sinabi ko sa kanya, yan panaginip na yan. Sabi niya na, okay, kung yan ay kalooban ng ama, wala tayong magagawa. Pero sa ngayon, asikasuhin ko muna itong sa local ko, sabi niya. Binigyang diin rin ni Pastor Apollo na kung talagang kalooban ng Diyos na maging susunod na Pangulo ng Bansa si Mayor Sara, ay walang sino man ang makakadlang dito. Ngayon, kung talagang yan ay kalooban ng Ama, kahit sino pa ang Poncio Pilatong haharang sa kalooban ng Ama, tama yung sinabi ni Manny Pacquiao na anointed talaga ng Diyos ang ilalagay dyan. O kaya kung si Mayor Sara talaga yung anointed na pinahayag sa akin na 8 days after manalo yung tatay niya, mangyayari. Diba? Dagdag pa ng buting pasto, nananalangin ito sa amang makapangyarihan na huwag ipasakamay ang bansang Pilipinas
sa kahit sino man na hindi marunong mamahala dahil talaga napag-iwanan na ang Pilipinas na kung tutuusin niya ay kung naging marunong sa pamamahala ang nakalipas na administrasyon, ang Pilipinas ay isa ng first world country. Samantala, bago kay Mayor Sara, matatanda ang nagkaroon rin ng panaginip si Pastor Apollo kay Pangulong Rodrigo Duterte bago ito naging presidente ng Pilipinas.